Umagana! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent, at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! 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 Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila. Narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ngayon ng Biyernes, thanks God it's Friday, September 30, huling araw na ho sa buwan ng Setyembre 2022 at kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Magandang umaga, ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, balita, tomong lakas! Headline sa balitang todong lakas. Bagyong Luis patuloy na lumalayo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. 6 hanggang 10 bagyo inaasahang papasok sa bansa bago matapos ang taong 2022. Pinsala ng bagyong Karding sa sektor ng agrikultura sumirit na sa 3 bilyong piso. BBVM nakapag-uwi ng $4 billion investment matapos ang kanyang US visit. Grupo naman ng meat importer na nawagan kay Pangulong Marcos na bawasan ang taripa ng karneng baboy. Presyo ng imported na baboy nanganganib tumaas. Dagdag singil sa kuryente ng Meralco, asahan na sa susunod na buwan. At kaso ng COVID-19 sa bansa patuloy na tumataas. Dito sa ibayong dagat, 800,000 katao sa Vietnam apektado ng Typhoon Noru. Sa ating sports news, Floyd Mayweather Jr. walang balak makipag-rematch kay retired boxing champion Manny Pacquiao. At dito sa showbiz, medical help na alok ni Chris Aquino, pinasalamatan ho ni Manay Loli at Solis. Balita. Muli magandang umaga sa ating mga katodos at narito na ang detalye ng mga balita. Unahin na muna natin ang lagay ng panahon. Narito na ang lagay ng panahon. Patuloy na lumalayo ang bagyong Luis sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na huling namataan sa layong 1,200 kilometers silangan ng dulong hilagang Luzon. Ayon kay PAGASA weather specialist na si Raymond Ordinario, wala nang binabantayan na anumang sama ng panahon at low pressure area o LPA sa loob ng bansa. Sinabi ni Ordinario na nakararanas ng mga pag-ulan ang katimugang bahagi ng Mindanao dahil sa intertropical Convergence Zone o ITCZ, pero magiging maliwalas ang panahon sa buong bansa, partikular na sa Luzon, lalo na sa Metro Manila. Uy, maganda to ha, partner. Asahan pa rin ang pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon o gabi. Sa ngayon, wala namang nakataas na gale warning ang PAGASA sa anumang baybayin ng bansa, kaya't malaya makakapalaot ang mga kababayan nating mangingisda, maging ang maliliit na sasakyang dagat. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 25 hanggang 32 degrees Celsius habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:45 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 5:46 ng hapon. Balita, balita, tomong lakas! Inaasahang aabot sa 6 hanggang 10 na bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bago matapos ang taon. Ayon kay Vicente Malano, Administrator ng PAGASA, 2 sa 4 na bagyo ang papasok sa bansa ngayong Oktubre. Nasa 2 hanggang 3 naman sa Nobyembre at 2 bagyo sa Disyembre. Sinabi din ng PAGASA na mas dumami ang bilang ng bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon kumpara sa nakalipas na panahon. Tiniyak naman ni Malano na mas pinalakas nila ang kanilang paghahanda para hindi gaanong maapektuhan ang bansa ng mga papasok na kalamidad. Balita, balita, tomong lakas!
Samantala, mahigit 3 bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng bagyong Karding sa sektor ng agrikultura sa Nueva Ecija. Sa pagtaya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, pinakamatinding naapektuhan ang ekta-ektaryang palayan sa lalawigan. Damay din ang mga maisan, high-value crops, kabilang na ang mga gulayan. Samantala, bagaman unti-unti na mga bumabalik ang mga negosyo 5 araw matapos manalasa ang bagyo, wala pa rin kuryente sa district sa 3 at 4. Alinsunod sa rekomendasyon ng PDRRMC kay Governor Aurelio Oyi Umali, wala pa rin klase ngayong araw sa lahat ng antas sa mga nasabing distrito dahil hindi pa na ibabalik ang power supply. Ang District 3 ay binubuo ng Cabanatuan City, mga bayan ng Bongabon, Gabaldon, General Mamerto, Natividad, Laur, Palayan o Palayan at ang Santa Rosa. Binubuo naman ang District 4 ng Gapan City, mga bayan sa Cabiao, General Tino, Jaen, Peñaranda, San Antonio, San Isidro at ang San Leonardo. Balita, balita, tomo lahat. Nagsagawa ng aerial search operation ang pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Philippine Air Force, Philippine Army, Maritime Group, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para hanapin ang 5 mangisdang nawala mula sa bayan ng Mercedes Camarines Norte. Ayon sa mga otoridad, 5 araw nang nawawala ang mga mangisda mula nang manalasa ang bagyong Karding sa Luzon. Kinilala ang mga nawawalang mangisda na sina Roger Punan, 59 anyos, Jerome Punan, 19 anyos, Efren Lozada Jr., 42 anyos, Rodel Carillo, 35 anyos at Ricky Nunez na parehong pumalaot 1 linggo bago tumama ang Typhoon Karding. Sa ngayon, nagpapatuloy ang aerial inspection ng mga ahensya ng gobyerno hinggil sa pagkawala ng mga mangisda. Kaugnay niyan, patuloy na nagsasagawa ng clearing operations ang Philippine National Police o PNP sa mga lugar na pinadapa ng bagyong Karding. Sa pahayag ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Jose Chiquito Malayo, nakatutok ang kanilang ahensya sa pagtulong sa mga lugar na sinalanta kung saan inasistehan na rin nila ang pamahagi ng relief goods sa mga pamilyang apektado na nagdaang bagyo. Ayon kay Malayo, nakahanda ang kanilang assets na kinabibilangan niya ng transportation at communication equipment para sa nagpapatuloy na relief and clearing operations. Matatandaang una nang nag-deploy ang PNP na mahigit 1,500 personnel para umagapay sa search, rescue and retrieval operations sa National Capital Region o NCR, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone at Bicol Regions na naapektuhan ng Typhoon Karding. Balita, balita, tomo lahat. Samantala, nakabimbin pa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 2826 o ang pagtatayo ng multipurpose gym sa lahat ng munisipalidad at lungsod sa bansa na magagamit bilang evacuation center. Ito'y kung saan pangungunahan ng Department of Public Works and Highways ang construction para rito. Batay sa panukala, karaniwan kasing ginagamit na evacuation center ang mga paaralan tuwing may sakuna o kalamidad, ngunit ang mga pasilidad nito ay kulang sa pangangailangan ng mga evacuee. Nakasaad din sa panukala ang epektong dulot sa mga mag-aaral sa paggamit sa mga classroom bilang evacuation center. Sakali namang maisabatas, ang Department of Environment and Natural Resources ay aatasang makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang lokasyon ng pagtatayuan ng multipurpose gym alinsunod sa pamantayang kailangan. Balita, tomong lahat. Magbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. Balita, tomong lahat. Sa oras na alas 4:19, nagbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. At syempre kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, tomong lahat.
iba pang detalye ng mga balita, hindi inaaprubahan o hindi pa naaprubahan sa budget hearing ng Kongreso ang 778 million pesos na proposed budget ng Department of Transportation o DOTR para sa kanilang PUV modernization program sa susunod na taon. Ngunit sinabi ni DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga mambabatas ukol sa bagay na ito. Ayon kay Pastor, na kailangan lamang na magkaroon ng constitutional amendment sa 2023 national budget upang mabigyan ng pagkakataon na mapaglaanan ng pondo ang programa na PUVMP ng ahensya. Sa ngayon, umaasa sila na makikipag-ugnayan o pakikinggan sila ng mababang kapulungan ng Kongreso at ng Senado ang kanilang hiling upang di mabalam ang isinusulong na modernisasyon sa pampublikong transportasyon ng bansa. Balita, balita, tomong lakas! Sa iba pang mga balita, aabot sa $4 billion investment ang iniuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa 6 na araw nitong pagbisita sa New York para sa 77th United Nations General Assembly. Ayon sa palasyo, karamihan sa mga pangakong investments ay mula sa information technology, business process management, data centers at manufacturing na maaring makalikha ng 112,000 trabaho. Nilinaw naman ng Malacanang na naturang halaga ay hindi otomatikong sasalamin ng future investment. Bagaman maraming kumpanya ang interesadong maglagak ng puhunan sa bansa, kailangan pa rin maselyuhan ang mga investment pledges. Bukod sa UN General Assembly, dumalo rin si Pangulong Marcos sa isang economic briefing at ng hikayat ng mga negosyanteng mamuhunan sa Pilipinas. Balita, balita, tomong lakas! Iba pang detalye ng mga balita na nawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Meat Importers and Traders Association o MITA na bawasan ang taripa sa pag-import ng karneng baboy sa susunod na 5 taon. Ayon sa MITA, magandang solusyon ito para makontrol ang patuloy na pagtaas ng inflation rate habang pinalalakas ang local agricultural products upang makamit ang food security ng bansa. Umapila ang grupo sa Pangulo na maglabas ng bagong Executive Order o EO at ibalik ang 5% na import duty rates sa mga baboy at 15% naman na out quota sa loob ng 5 taon. Samantala, tiniyak naman ng publiko o tiniyak sa publiko ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng baboy at karne ng manok sa bansa ngayong holiday season. Ayon kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, inaasahan ng ahensya na tataas pa ang produksyon ng baboy bago matapos ang taon kahit pa may mga napaulat na African Swine Fever o ASF sa ibang mga lalawigan sa bansa. Balita, balita, tomong lakas! Sa kaugnay na balita na may meligrong tumaas ang presyo ng imported na karneng baboy simula sa Enero ng susunod na taon. Ito ang ibinabala ng grupo ng mga importer ng karne na Meat Importers and Traders Association o MITA dahil sa mapapasuna sa Disyembre ang Executive Order 134 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinatupad ang naturang kautusan noong 2021 upang mapababa ang taripa sa imported na karne at dahil dito ay naging 5 hanggang 15% lang ang taripa mula sa 30 hanggang 40%. Ayon kay MITA President Emeritus Jesus Cham, tataas ng 15% ang presyo ng imported na karne ng baboy o katumbas ng hanggang 30 pesos na dagdag. Umaapela naman sina Cham kay Pangulong Bongbong Marcos na kalihim ng Department of Agriculture na palawigin ang paniningil ng mas mababang taripa bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Tutol naman sa naturang hakbang ang Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork at nanawagan kay Pangulong Marcos na pakinggan sila sa pagkakataong ito. Iginiit ni ProPork Vice President Nicanor Briones na kung hindi mahabol ng local hog raisers ang mababang presyo ng imported na karne, mapipilitan ang ilan na tumigil sa pagbababoy at maapektuhan ang supply sa bansa. Ipinunto ni Briones na mas dapat tulungan ang mga local hog raiser sa halip na tangkilikin ang mga imported na karne.
Balita, toro lahat. Samantala, tumaas naman ang presyo ng ilang uri ng gulay 5 araw matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Carding sa Luzon. Sa pag-iikot yan ng DWIZ sa ilang pamilihan sa Balintawak at Divisoria kahapon, 80 pesos na ang kada kilo ng pechay bagyo at puting patatas mula sa 70 pesos noong Setyembre 27. Pinayuhan naman ng Department of Agriculture ang mga mamimili na maghanda na rin sa pagtaas ng presyo ng bigas at ilan pang uri ng mga gulay. Ayon kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, maaaring tumaas ng 15% hanggang 20% ang presyo ng mga nasabing produkto sa palengke. Ito ay matapos lumobo sa mahigit 2 bilyong piso ang pinsala ng bagyong Carding sa sektor ng agrikultura, partikular na sa Central Luzon na food basket ng bansa. Batay sa datos ng DA, nasa 40 piso ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice, habang 38 piso naman ang regular milled rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. Balita, toro lahat! Asahan namang bababa na sa 70 hanggang 80 pesos ang presyo ng kada kilo ng asukal pagsapit ng Nobyembre. Ito'y dahil posible nang dumating sa bansa ang 150,000 metric tons ng imported na asukal. Ayon kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, magiging matatag na ang presyo ng asukal sa merkado sa oras na magsimulang dumating ang imported sugar. Inaasahan anyang 3 milyong bag ng murang asukal ang babaha sa mga pamilihan pagsapit ng nasabing buwan. Balita, toro lahat! Samantala, posibleng muling tumaas ang singil ng Meralco sa residential customers sa susunod na buwan dahil sa pagmahal ng mga panggatong na coal at krudo. At sa gitna ito ng inaasahang desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC ngayong Linggo o sa mismong Oktubre 4 sa hirit na rate hike ng San Miguel Corporation at Meralco. Dagdag na 30 centavos per kilowatt hour ang hirit ng mga power plant na pag-aari ng San Miguel sa loob ng kalahating taon upang mabawi ang lugi bunsod ng pagsipa ng presyo ng coal. Tiniyak naman ni ERC Commissioner Florecinda Baldo Digal na ilalabas nila anumang araw mula ngayon ang kanilang tugon sa hiling na power rate hike. Una na nga ibinabala ng SMC Global Power Holding Corporation na maaari itong i-terminate ang 2 power supply agreements o PSA sa Meralco sa Martes, Oktubre 4 kung hindi magpapasya ang ERC. Magugunitang naghain ang SMCGP at Meralco ng power rate hike matapos lumobo sa 15 billion pesos ang kanilang lugi dahil sa mataas na presyo ng oil products at mahigpit na supply ng natural gas. Samantala, hinihayag ni Meralco Vice President at Utility Economics Head na si Lawrence Fernandez na ang pagpapanatili sa kanilang PSA sa SMC ang pinakamainam na opsyon para sa mga consumer. At idinagdagan ni Fernandez na 4 hanggang 5 generation para sa emergency purchase ng kuryente ang kanilang kinokontrata na may average na 7 hanggang 8 pesos per kilowatt hour para sa isang taong supply mula Oktubre. Balita, toro lahat! Tumaas na rin o halos doble na ang singil sa kuryente sa ilang probinsya. Ngayong buwan lamang, halos 21 pesos na ang dagdag singil sa kada kilowatt hour ng mga electric cooperative na Mopreco sa Cordillera Administrative Region at Bileco sa Eastern Visayas. Halos 20 pesos naman sa Samelco 2, Soleco at Dorelco na nasa Eastern Visayas na pawang pinakamahal na sa mga kooperatiba. Aminado naman ang samahan ng mga electric cooperative na Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated o PhilReca na hindi nila kontrolado ang mga nasabing rate. Ayon kay PhilReca Executive Director Janine Colingan na ipinasa sa kanila ng mga power generation company ang mga nasabing rate. Inamin din ni Emmanuel Hueza,
Administrator ng National Electrification Administration, na walang magagawa sa ngayon kundi magtipid sa paggamit ng kuryente. Samantala, nag-aanda na din si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta ng action plan kasama ang Department of Energy at iba pang mga ahensya upang masolusyonan ang pagsirit ng singil sa kuryente. Balita, balita, tomong lakas! Babalik po ang himpilang metodong lakas, ang DWIZ. Balita, balita, tomong lakas! Na alas 4.36, nagbabalik po ang himpilang metodong lakas, ang DWIZ, at kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, balita, tomong lakas! Partner, para sa karagdagan pa natin mga balita, saan ba tayo dapat bisitahin ang ating mga viewers? Bisitahin niyo po kami sa aming website na www.dwiz882am.com at sa aming Facebook page at YouTube account na DWIZ882 at DWIZ On Demand. Oy, ang lamig ngayon ha! Partner, ang lamig-lamig ngayon. Umulan ba kanina sa labas? Hindi naman, partner. Okay. Hindi. At syempre, Ate Yas, ilang days na lang, partner, bago mag-Pasko. Ayan, 86 days na lang, partner, bago ang ating pinakahihintay na araw, syempre. Ayan, ready na ba ang ating mga inaanak? Ang ating mga inaanak, lumapit lang po kay Ninang Haya. Wala pa po tayong, hintayin pa po natin ang ating sahod. At ang ating 13-month pay. Namamasko po! Ay, namamasko kami ha! Namamasko na si Engineer. Kasama dyan ang Engineer namin, si Engineer Jeric Barreto. At syempre, sabayan tayong napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation, provincial radio station nationwide, kabilang na dyan ang 89.3 FM Dagupan, 94.3 FM Palawan, nandiyan din ang 92.3 Home Radio Legazpi, 95.1 Home Radio Naga, 98.3 Home Radio Gensan, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, ang 89.5 Home Radio Iloilo at syempre ang 98.7 Home Radio Davao. At napapanood din po kami via test broadcast sa Digital Free TV Channel IZTV at available rin po kami sa Digital TV Devices at TV Receivers. Scan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. At partner, batiin na natin ang ating mga Facebook viewers at YouTube viewers. Ayan, syempre good morning kay Mark Pontaba, kay Tita Ems at kay Kuya JC. Ingat sa pag-uwi kay Mark Pontaba at good morning din kay Papa D. Washington. At syempre partner, happy birthday muna sa aking tito na si Jonil Magno Bagasbas. Ayan. Happy birthday! At happy birthday po! Anong oras ba ang punta natin ito, partner? Ay, hindi ko din alam, partner. Hindi pa rin ako nai-invite. Ay, hindi pa tayo nai-invite. Ayan, happy, happy birthday po! At nakikinig na rin sa atin, partner, laging present to si Roberto Clemente from Kalumpit, Bulacan. Maraming salamat. Si Philip Doliete at si Rene Cervero. Ayan, good morning. Good morning. Si Ophelia Ticala, uy, good morning daw. Shout out daw sa mga tagalipa na nakatutok sa BTL 882. Wow, salamat po. At congrats din daw sa principal nila na na-promote from principal 2 to principal 4. Si Ma'am Lizelle Villanueva ng Lipa City Science. Ayan, high school ba to? Ayan. Mm-hmm. Ayan, congratulations po. At kay Kent Kulitz, good morning din daw. Kay Cardine Domingo, happy weekend din. Kay Luis Combinido, sabi niya partner, masaganang buhay po sa lahat. Oy. At sabi partner ni Kent Kulitz, malabig na kaya naman yakap pa more. Oy. Oh, ang lamig talaga, kaya kailangan ko talaga ng yakap ngayon eh. Oy, hindi na nilalamig ako partner. Bakit ganyan? Para akong hinagisa ng yelo ngayon. At syempre, dahil kung malamig dito, partner, what if ba kaya ano, di ba, sa ibang bansa? Oh naman, partner, sanay na sila doon. Sanay na sila doon. Ay, hindi kasi. Pero yung iba kasi sa kanila, nagti-three layers, di ba? Halos muntik na maging lima ang suot nilang damit sa isang araw. Kaya meron silang mga heater no, sa loob ng bahay dahil malamig niya. At syempre, ito, batiin nga natin na si Susan Jeronimo nakikinig. Andyan din si Celedonio Sibal. Maraming salamat sa Santa Mesa nakikinig. Nelson Malinaw ng USA. Maraming salamat. Kasama dyan si Miss Annette Alegre D. Andyan din si Roberto Aguinalde. Nakikinig din siya partner sa ating Facebook. Andyan din si Miss Andy Andrea Jong. Ingat kayo dyan sa Japan. At syempre, si Marites Kondo sa Japan din to. At si Tatsuki Chia.
Ayan, diba? Good morning po. Good morning din po ang ating Coco Martin. Nandiyan si Derek Mateo na hindi bumibitaw na suportahan ang ating himpilan. Andiyan din si Clydel James ng South Korea. Gary Ramos, maraming salamat ng Malabon. Si Mr. Freymosa, eto never din tong bumitaw. Oo, kahit busy to nakikinig sa atin. Nandiyan siya sa Spain. At syempre kahit nakaradyo lang tayo partner, nakikinig to, gumagawa din to ng paraan para makinig sa atin. Oy partner, wag din natin kalimutan si Mr. Norley Santos. Mm-hmm, tayo na, ang alarm clock daw niyan. Yes, andyan din si Miss Carmelita Mendoza. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo mga anak. Nakikinig daw siya sa Facebook. Maraming salamat. Tita Beth Samson, na nandyan at TGIF da. Ayan na, bulol-bulol na. Keep safe everyone. Andyan din si Miss Tizen Biruman ng Orani, Bataan. Maraming salamat. Happy Friday morning din po sa inyo. Andyan din si Vani Natividad Ninyo. Good morning mga ka-BTL. Sa inyo din po ha. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. At sa orasyon, alas 4.42, tanggap tayo ng ulang at sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Natin ang ulat dyan sa Navotas. Malamig din kaya dyan, partner. Alamin natin ang iulat ni Tita Beth Sangsana. Mama Beth, good morning. Good morning, Jerry and Haya. Tumanggap na kahapon hanggang ngayong araw ng payout para sa mga benepisyaryo ng Cash for Work Program ng lokal na pamahalaang lungsod ng Navotas. Nasa 2,000 Navoteño ang makatatanggap ng 5,370 pesos na sweldo sa kanilang 10 araw na pagkatrabaho mula September 12 hanggang September 21 ngayong taon. Ang Cash for Work ay isang programa ng lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor John Ray Chanco na nagbibigay suporta sa mga Navoteño na nawala ng kabuhayan at hindi pa nakasasali pa sa tupad. Ayon sa alkalde, ang Cash for Work program na tulong trabaho sa mga Navoteño. Okay, mga beta. Alright, nawala po ang report ni Mama Beth. Balikan natin yan mamaya. Eh pero, tanggap muna tayo ng ulat mula dyan sa Bulacan, mula kay Metro Patrol Louie Angeles. Louie, magandang umaga. Metro Patrol Report! Magandang umaga. Ayon ka na tagpuan na makaraan halos isang araw, napaghanap na tagpuan itong nakaraang Miyerkules ng tanghali isang mangingisda ang nawawala ng buhay na katuwaan ng 2 gulang na batang lalaki na pinaniniwala ang nahulog sa drainage noong Martes ng hapon sa Barangay Mapulang Lupa sa bayan ng Pandi. Ayon kay Raymond Austria, kepe ng Municipal Disaster Reduction Management Office ng bayan ng Pandi, humingi na sa Klolo ang ina ng batang lalaki na itinago sa pangalang Nathan at sinabing nahulog umano ang kanyang anak sa isang open manhole sa kanilang lugar. Sinabi ng ina ng biktima na hindi niya namalayan na nakalabas ng kanilang tahanan ang kanyang anak kasama ang isa pa niyang anak na 4 gulang para maligo sa ulan dakong alas 4 ng hapon. Makalipas ang ilang minuto ay tumatakbo pabalik ng kanilang bahay ang panganay niyang anak at nagsumbong na nahulog sa drainage ang kanyang kapatid. Nagsagawa naman ng search and rescue operation ang MDRMO dakong alas 5 ng hapon. Subalit alang halos 8 na ng umaga ng Martes ay hindi nila matagpuan ang katawan ng bata. Hanggang sa matagpuan ay isang mangingisda anong wala ng buhay ang bangkay ng ng biktima dakong 11:30 ng tanghali sa isang ilog ng Pritil sa Barangay Poblasyon, Pandi, Bulacan na may 5 kilometro ang layo mula sa kinahulugan ng biktima. Yan ang update dito sa bayan ng Pandi. Ito si Metro Patrol Luis Sugulat sa impilang metodo ng lakas, DWIC. Maraming salamat, Kuyang Louie, dyan sa Bulacan. At ito, balikan na natin ang ulat ni Mama Beth Samson sa Navotas. Mama Beth, magandang umaga. Yes, good morning. Tumanggap ng kakahapon hanggang ngayong araw ng payout para sa mga benepisyaryo ng Cash for Work Program ng lokal na pamahalaang lungsod ng Navotas.
Nasa 2,000 na boteño ang nakatatanggap ng kanilang 5,370 pesos na sweldo sa kanilang 10 araw na pagkatrabaho mula September 12 hanggang September 21 ngayong taon. Ang Cash for Work ay isang programa ng lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor John Ray Chanco na nagbibigay suporta sa mga naboteño na nawala ng kabuhayan at hindi pa nakasasali sa tupad. Ayon sa alkalde, ang Cash for Work program na tulong trabaho sa mga naboteño ay naging kapaki-pakinabang sa mga nabigyan ng pagkakataon at nakapag-ambag ng partisipasyon na matulungan ang mga barangay ng lungsod sa pagpapanatili ng kalinisan sa Navotas. Ilan sa mga pinalad na makapasok sa Cash for Work program ang nagpasalamat dahil nagamit ang kinita nito sa pag-aaral. Mayroon ding pinantulong sa kanilang gastusin sa pamilya para sa mga pangangailangan medikal at marami pang iba na ibinahagi kung paano nakatulong sa kanilang pamilya ang katas ng pagkatrabaho kahit ilang araw lamang. Metro Patrol Beth Thompson nagulat para sa Impilang Metro ng Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Metro Patrol Mama Beth Thompson. Samantala, alamin na natin ang presyo ng mga bilihin mula kay Metro Patrol Tata Ray Abelia. Tata Ray, magandang umaga. Okay, maraming salamat, Aya Angeli. Bagong ating bantay presyo sa binangunan, binabati natin ang ikang binangunan Juan Slaughterhouse na binigay ng pinakamalinis sa buong lalawigan na Rizal ang slaughterhouse o katayan ng mga baboy. Sa binangunan, congratulations, binigay ng pakipapresisyon ng kagalang-galang Gobernadora Inenares at gayon din ang Kainta Public Market sa kalinisan din yan, kilinis. Binabati ko ayot, congratulations muli sa kalinisan ng ating mga nabanggit. Anyway, narito na ang ating mga puraing presyo. Narito ang presyo ng gulay. Sa talong naman ay 80 ang kada kilo. Sitaw, pertali, abay, kisi na ang pertali. Ang problema na 70, ano, baggy beans, 100, 120 naman ang kero. Sa yote ay 25 lamang ang kada kilo. 210 naman ang cauliflower. 60 naman ang patatas, ang chicharon. Napakamahal, 350 ang kada kilo, no? Sa sibuyas, yung mahataw, 160 ang kada kilo, kamatis naman 60, at 100 naman ang kada kilo ng bawang. Sa lamang dagat naman, ano, ang bangus, 220 ang kada kilo, tilapia 150 naman. Ang gigi, mahataw pa rin, 260 ang kada kilo, no, ang ipong sibit-sibitan, 200 ano. Ang biya, taong biya, mahalang biya, 350 ang kada kilo. Ang ayungin naman ay 300. So, sa parting baboy tayo, alaman dito ay 320, 290 naman ang buto-buto, walang presyo ng baka, no? 450 ang kada kilo. 300 naman ang buto-buto, at ang manok naman ay napakababa, 180. Ang kada kilo. Yan ang tibantay presyo sa Binangon Public Market sa lalawigan ng Rizal. Ito ang Metro Patrol, Tata Ray. Aragone, sabi na lagot, simple lang metodo lakas, TWIC. Balita, balita, tomong lakas. Maraming salamat, Tata Ray Abelia, dyan sa Binangonan Market, ang ating palengkiman. Oy, ito ha, permission na to post daw, partner, kay Miss Annette Alegre D. Happy anniversary sa kanya daw anak na si Karen D. Pataksiel at si Arvin Pataksiel. Likewise to my sisi na si Dolena Alegre Mangoba. Many happy returns daw of the day in loving memory of our parents na si Sereno A. Alegre ESQ and ma'am na si Anita Sipin Alegre 80th anniversary daw. Sabi niya, I will never forget either of you. Maraming salamat po, Miss Annette Alegre Dia. At syempre, ito, batiin din natin si Ramon Abadillo. Maraming salamat din kay Nelia Donato. Meron tayong public service partner. Ito, si, sabi niya, nananawagan daw siya. Siya si Cornelia Donato para sa kanyang anak na mayroong hydrocephalus. O yan, sa mga may mabubuting puso, may mga bukal na tumulong dyan, maaari niyo pong i-PM si Nelia Donato. Ang aming isa sa mga nag-comment,
sa amin pong Facebook page. Maraming salamat ho. Kami po ay nagpapabot ng pasasalamat sa lahat ng nais tumulong dito kay Nelia Donato. At syempre, good morning din. Nakikinig si Estela Serna. Ang aking mama din, partner na ikinig. Ayan, good morning. Good morning po. At eto, sa oras na alas 4:51, dakuan na natin ang ulat sa probinsya. Ronda, probinsya! Alamin nga natin ang sitwasyon dyan sa Bataan. Kamusta na kaya iati dyan ni Kuyang June Abringula? Kuyang June, magandang umaga. Okay, ganda na morning. Pinangunahan ni Dole Region 3 Office Regional Director Gerald Panlilio at Chief Leo Dole Bataan na probinsya na. Lelani Reynoso, kasama ang iba't ibang hepe ng Dole sa mga karating kapulisya, ang blessing at ribbon cutting ng bagong opisina ng Dole. Ito yung matatagpuan sa ikalawang palagang sa ikalawang palapag ng Tabangker sa Kapitolyo ng Bataan sa lungsod ng Balanga. Ayon dito kay Governor Jovet Garcia, layon nito na mas lalo bang mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo publiko ng pamunang libigan ng Bataan sa kanyang mga kababayan. Sa pamamagitan ng tanggapan ng Dole sa Kapitolyo ng Bataan ay hindi na mahiraman pa yung mga taga rito na pumunta sa Region 3 o sa Pampanga at sa Metro Manila para lang makipag-ugnayan sa mga opisina ng Dole. Dahil nandito nito mismo sa mismong loob ng Dabangker sa Kapitolyo ng Bataan sa lungsod ng Balanga. Ayon kay Governor Abet, sa pagsama-sama o sa pagsama-sama ng iba't ibang ahensya at mga sanay na pamalaan sa isang bubong, masiginhawa at mapapadali ang pakikipagtransaksyon ng kanyang mga kabayan, gayon din ang kanilang pakikialok sa mga programa at pagpanggap ng mga serbisyo ng pamalaan. Sa ngayon kasi ang tanggapan ng National Bureau of Investigation ay nasa loob na rin mismo ng the banker o sa loob ng bagong gusali ng Kapitolyo ng Bataan na naglalayon na na paiksahin yung lahat ng mga national offices sa Dabangker mismo upang yung mga taga-Bataan ay isa na lamang ang pupuntahan at di na kailangan mo pang mamasahe at pupunta sa Metro Manila. Ito nagulat sa implemento ng lahat, DWIC. Maraming salamat, Jun Bringula. Mula Bataan, dumako naman tayo sa Bicol. May balitang ihatid mula dyan si Melvin Machado. Melvin, good morning. Good morning. 60% ng kabuuang populasyon ng Naga City District Jail male dormitory ang naharap sa kaso ng illegal na droga. Bunsod na rin ito ng kaliwatkanang anti-illegal drug operation ng PNP at ng PDEA. Ayon kay Jail Chief Inspector Jerome Herrero, may 370 jail resident ang male dormitory. Pinapabilis din nila ang proseso ng paglilipat ng mga jail residents upang masolusyunan ang pagsisiksikan. Ang isang dorm ay mayroong 60 jail resident. Umaasa naman ang pamunuan ng Naga City District Jail matatapos na ang bago nilang gusali upang makalipat na ang ibang jail residents at masolusyunan ang siksikang sitwasyon. Mula sa Naga City, sa Bicolandia, Melvin Machado, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas. Balita sa ibang bansa. Alamin mo natin ang balita sa ibayong dagat na iahatid ni Hana Olidan. Hana. Aabot sa 800,000 katao ang nagsilikas matapos mag-landfall ang Typhoon Noru sa Central Vietnam. Ayon sa National Disaster ng Vietnam, nasira ang mga kabahayan, kalsada, puno at mga tulay dahil sa pananalasa ng Bagyong Noru. Sa huling datos, bahagyang humina ang Bagyong Noru kung saan taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 175 kilometers per hour. Sa ngayon, nananatili pa ring lubog sa baha ang Vietnam kung saan ekta-ektaryang pananim ang nawasak, particular na ang mga palayan. Sports. At alamin na natin ang detalye ng sports news mula kay Allen Ibanez. Absolutely not. Ito ang inihiyag ni American boxer Floyd Mayweather Jr. matapos ang napaulat na posibleng magkaroon ng rematch sa pagitan nila ni pambansang kamauman ni Pacquiao. Ayon kay Mayweather, hindi magaganap ang isa pang super fight sa kanila ni Pacquiao dahil wala siyang balak na muli itong kalabanin.
Sinabi ni Mayweather na natapos na ang kanyang mga hard fights mula 1987 hanggang 2017. Kaya ang lahat ng kanyang mga laro ay for entertaining at kasiyahan na lamang. Matatanda ang bago ang pagdating ni Mayweather sa Pilipinas, napatumba nito si MMA fighter Mikuru Asakura sa Saitama Super Arena sa Japan kung saan personal na nanood ng laban si Manny Pacquiao. Para sa Sports News, ako po si Alin Ibanez. Sa Entertainment, a Trending News. Pinasalamatan ng showbiz columnist na si Lolit Salis ang actress at TV host na si Chris Aquino matapos mag-alok sa kanya ng medical help. Ito ay sa kabila ng kinakaharap ding sakit ni Chris na ngayon ay patuloy na nagpapagamot sa ibang bansa. Nabatid na kasalukuyang sumasailalim sa dialysis ng 2 beses sa 1 linggo si Manay Lolit dahil sa kanyang health condition. Ayon kay Manay Lolit, kahit love at hate ang relasyon nilang dalawa, hindi pa rin nakalimutan ni Chris ang kanilang pagkakaibigan. Iginiit pa ni Manay Lolit na si Chris ay mabait na puso kahit pa sinasabihan niya ito ng walang mean bone. Sa huli, dalangin din ni Nanay Lolit na gumaling at makarecover na mula sa sakit si Chris para sa mga anak nito. Partner kay Chris Aquino dahil kahit may sakit siya, inaalala niya pa rin ang ibang tao. At syempre, sana gumaling na sila pareho. Mm-hmm. At syempre, ito, pinasasalamatan ho namin ang lahat ng bumubuo sa aming stasyon sa pangunahuya ng ama ng aming himpilan na si Boss Edgard A. Cabangon. At partner, habol ko lang si Roberto Briones dyan sa Santa Maria, Bulacan na nakikinig sa atin. At syempre, pinapasalamatan namin ang aming tech on duty na si Engineer Jeric Barreto at Engineer Renner Contihino. Nandyan din ang ating news writers na sina Drew Nacino, Hannah Olidan at Angelica Doctolero. At ating social media writer na si Allen Ibanez. At syempre ang ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon at syempre sa ating piloto na si Kuyang Basil Nabua. At sumayin niyo po ang mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Samahan niyo po kami ulit sa Lunes sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1 at abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama dyan si Kuyang Drew Nacino. Magandang umaga at happy weekend. Balita, balita, torong lakas.